Alis po na kami, ma'am. Driving lesson ng anak ko, mga guys. Naku, first time niya nga hawak ng manibela at ng kotse. Ito yung pinag-aanuhan niya. Matuturo sa kanya si Kuya. Entry tayo sa so first day. Si Kuya mo na yung magdadrive ngayon bago yung anak ko, sinatuturo pa lang siguro sa kanya.
Ayan guys, magpapalist na yung anak ko tsaka yung magtuturo sa kanya. Bumaba na siya. Ayan si kuya. Ayan si nakajus. Free lang muna tayo. Ito yung pagkakas. Ang turo pa siya. Ito yung sa likod natin. Backward, then forward. Safety yan para sa mga bata. Okay ba tayo dyan, sir? Pasok na ako sa loob. Ito pala, sorry. Ito yung sa trunk, sa likod. Ito yung sa gas natin. Okay, andito yung hood sa harap. Okay? Oh, magpapalit na sila, guys. Kaya mo yan, nak. Si kuya, pumasok na sa loob. Ang ganda dito. Meron tayong tinatawag na pre-starting routine, sir. Ha? Yan yung araw-araw natin ginagawa. Yung pag-adjust ng upuan sa kanilang mga window. Ha? Sa ay, sorry, ng side mirror. Adjust natin. Portable sa brake. Isang paa lang ang gagamitin natin yan. Itong right. Papakam mo. Sige, papakam mo. Lubog mo. Comfortable ka ba? Malayo, malapit? Hindi naman. Itong handle natin sa pinto, ito, dito mo siya makikita sa part na to, ha? Okay, sa baban to. Yung isa naman, andito sa gitna nito, sa part na to. Okay? Ganyan ba, sir? Okay? Yan. Ngayon, kailangan makita mo, 10% kita yung body ng sasakyan natin. Ha? Okay? 90% kita na yung labas. Okay ba tayo dun, sir? Ganyan ang gagawin mo araw-araw pag ikaw ay magmamaneho, ha? Kahit kay LTO, ganyan rin ang gagawin mo sa pag-adjust, ha? Okay, kasi baka may tanong ka kung ilang percent. 10% kita yung body, 90% kita yung labas. Same ba sa kabila? Parehas ba siya? Hindi. Parehas lang. Parehas lang. Yan. Itong rear view natin, 100% kailangan kita yung likod natin, ha? Pero akin muna to, para masanay ka sa side mirror. Masabi ko sa iyo, pag meron ka sa left o meron ka sa right. Okay ba tayo dyan, sir? Yan. Akin muna yan, ha? Tapos, seatbelt. Yan, nauna yung seatbelt mo, ha? Seatbelt, tapos, lock ng pinto. Sige, sir. Yan. Tapos, sasabihan mo rin, siyempre, yung katabi mo lagi rito sa harap. Sir, dito press kasi ko. Meron tayong seatbelt dito, ha? Lagi mo sasabihan kahit sinong tao na umaupo sa harapan, sasabihan mo siya na seatbelt kasi may airbag rin siya rito sa harapan nito. Okay? Yan. Ito na tayo. Familiar ka rito sa board panel natin? Ito yung tachometer o RPM kung tawagin sa atin. Napasin mo, times 1,000 revolution per minute. Ha? Yan yung bilis ng pagsunog ng gasolina natin. Okay? Ngayon, nasa 1,000 na siya ngayon. Ha? Okay? Ganun ang pagbasa kanya, 1,000, 2,000, 3,000, 4,000, 5,000, hanggang 8,000, ha? Okay ba tayo rin, sir? Pero kalimitan natin ginagamit, 2,000 revolution per minute lang, ha? Okay? Papaliwanag ko sa iyo mamaya pag tayo ay nasa gas pedal. Okay ba tayo dyan? Speedometer. Ang speedometer natin, kung saan nakaturo yung kamay, yun yung 340, 60, 80. Dito naman sa automatic, siya na mismo yung nag-automatic na nagpapalit ng gear. Nag-shift ng gear, ha? Okay ba tayo dyan?
Odometer, familiar ka? Ito? Ito, nasa gitna. Aba, yung lang na yung natakbo. Yung sasakyan, simula ng binil natin, ha? Okay, dyan rin tayo. Mua base sa pag-chichenchoy. Tuwing ika, 5,000 kilometer, ha? Halimbawa, nag-chichenchoy ka ngayon, 27,986 ngayong araw. Ang next chichenchoy mo na ay purong gasolina yung ibinabato niya sa makina natin. Sinusunod niya, ha? Kasi pag medyo bumaba na siya, yan, katulad niyan, bawas na. Malakas na yan sa gasolina kasi may hangin ng kasama papunta sa makina. Makas makakatipid kung pull tayo, ha? Okay? Yan. Nakita mo yung nasa gitna niya, yung drawing? Dito mo may araw. Ibig sabihin, nasa lip yung bukasan ng tangke natin. Okay? Sa labas. Pag nakita mo naman na nasa right, ibig sabihin, nasa right yung bukasan. Ha? Para pag nagpagasolina ka, alam mo na kung saan ipupwesto yung sasakyan mo. Kasi may marami ngayong labas sa sasakyan na nasa right na yung bukasan ng tangke nila. Ikutin mo pataas. Isang ikot lang. Yan. Yan yung park light natin. Ha? Ginagamit natin yan pag mag-aagaw dilim na. Yung 6:30 papunta sa dilim. Okay? Ginagamit rin natin siya pag pabukan liwayway na yung alas 5. Naghahalo yung liwanag at dilim. Ha? Doon natin siya ginagamit, ha? Okay? Pag naulan, ginagamit natin siya. At ginagamit rin natin siya pag mapag. Okay? Kasi kasabay niyang buhayin si pag lights. Yung nasa gitna, sir. Yan, angat mo. Yan yung pag lights natin, ha? Magkasabay lagi yan naka-open, ha? Patay mo si park light. Diba naka-open siya? Yan, doon natin siya ginagamit, ha? Okay ba tayo, sir? Pag maulan, ginagamit rin natin siya, ha? Yan, sige. Off mo na muna yan. Angat mo ulit. Hindi, sir, hindi yan. Ito? Yan. Oh, isa pa. Hindi, hindi, hindi. Yun. Yan. Okay? Higitin mo nga muna. Naka-ano, headlight. Yan yung low beam natin. Yan yung normal nating ilaw sa gabi, ha? Okay, pag ganyan, buhay na siya ngayon na wala siya rito, hindi siya nakaindikit dito sa harapan, sa board panel. Okay, sige, isa pa, push mo pa harap agad. Yan. Yan yung high beam natin, ha? Ginagamit lang natin yan pag sobrang dilim. Walang kasalubong, walang tap. Yan na, okay ba tayo dyan? 2 times lang siya babalik sa 6 o'clock. Ha, dito, yung position niya, ha? Tama yung ginawa mo, ha? Sige, pull mo rin sa right. Sige. One and two. Yan, straight na yung manibela natin, sir, ha? At yung gulong natin. Okay? Yan. So, pag-apply natin ang busina, kailangan padiin. Hindi kailangan pukpukin, ha? Yan. Isa hanggang 2 beses lang tayong mag-busina, ha? Okay? Yan, yung 2 beses na pagbubusina sa mga driver, may senyales yan na thank you. Okay? Yun, pagpapasalamat pag pinagbigyan ka ng nasa kalsada. Okay ba tayo yan, sir? Ito naman tayo. Sa airbag natin, ha? Airbag natin, hindi magdi-disengage yan pag hindi naka-engage itong seatbelt natin, ha? Huwag makakalimutan yun. At sasabihan mo rin yung katabi mo nga. Hindi rin lalabas yung airbag niya pag hindi naka seatbelt. Okay ba tayo dyan, sir? Para kung sakali masangko tayo sa aksidente, ligtas tayo. Kung hindi naka seatbelt yung isa, katulad nito, tinan mo, naka-indicate dyan, diba? Hindi naka seatbelt. Kung sakali masangko tayo sa aksidente, ligtas ka, ako hindi, kasi hindi ako naka seatbelt. Okay ka na dyan, sir? Dito tayo sa wiper natin. Okay. Wiper. Higitin mo, sir, palapit sa'yo. Parang yung flasher. Sige pa. Yan na. Ginagamit natin ng wiper pag marumi yung harapan natin sa salamin, ha? Okay ba tayo dyan? Meron pa yan. Down naman. Isa-isa. Isa-isa lang. Okay. Yan. 10 seconds ang pag-angat niya. Ginagamit natin siya pag naambon, ha? Isa ba? Yan, pag medyo malakas na yung ulan. Okay? Meron pa isa, sir. Yan. Yan. Pag sobrang lakas na ng ulan, ha? Okay ba tayo niyan? So, iyab mo muna, sir.
pag ano sir, sobrang lasa ng ulan at hindi na talaga kaya ng mata mo, mas safe na tumigil tayo sa mga gasolinahan o yung open space na safe. Ah, okay ba tayo niyan sir? Ibig sabihin, naka-park tayo. Pag go-go tayo, iba. Yan. Ayan, nag-i-start na. Pausa tayo. Oh, full stop muna tayo, ha? Kung ano yung apak mo kay, ano, gas pedal, ganoon doon ang apak mo kay brake pedal, ha? Ganoon rin ang gana. Okay? Ah, sige. Hanggang. Break ulit tayo, sir. Yan. Very good, sir. Ganun kay smooth lang, ha? Para hindi tayo sumusumsama. Tinuturuan paano pagliko. Yung gutter. Ah, yan. Pull mo naman ito sa rin. Tapos, yung side mirror naman natin, ha, sa center naman tatapat. Yung linya natin sa gitna. Ha? Okay. Yung gutter. Oh, reverse. Hindi gutter, itong center. Yung gitna. Ha? Yan. Kudaling mo. Ay, dadaan ba?
Diyan natin gagamitin yung 6 o'clock ha, sa pag-ikot, sa pag-straight na. Basta ito, sumenter sa linya, dapat nakaikot na tayo ng dalawa ha. Okay, papaliwanag ko sa'yo, angat konti, ang brake, yan. Oh, ito pa lang, babawi ka na, isa, one, oh, mamaya, hintay mo mag-center. Hintay mo mag-center, oh, two, yan. Para hindi ka lumalagpas na sa kabilang side na yan ha. Okay ba tayo yan, sir? Uulit-ulitin lang natin yan dito ngayon, tapos mamaya lalabas tayo doon sa dinano natin, marunong ka na mag left and right yan, kasi yan lang ang magiging gate mo, yan lang ang susundan mo ron na. Okay? Sige, play ko na konting gas. Magagamit mo yun mamaya pag lumabas tayo ron doon sa ano natin, pinaka highway ha. Ah, pag ito, sakto doon sa linya. Oo, sa linya ha. Kasi mamaya ang magiging guide natin doon yung pinaka edge, yung sa labas, yung pinaka linyang puti sa gilid. Yan yun. Tapos reverse ha, sa reverse. Pinaka center ulit ha, ng linya natin. Liko tayo. Laging mong titingnan yung mga gumagalaw sa yellow box, saka yung unang ano mo, iba black, lagi ka tatanong ng malayo. Ah, malayo malapit, dapat nakikita natin lahat ha. Okay? Oh, basta kami ng highway. Sige, ingat mo konti. Straight mo naman yung belo mo. Straight, laging straight ha. Oh, yan. Oh, pull. Pull. Sige, pull mo. Angat mo yung brake. Angat mo yung brake, para umaandar siya. Ah, yan. Kasi doon ka papasok. Highway na tayo. Oh. One, oh isa lang muna, isa lang. Pag straight, tama yan, oh, two. Diba? Ganun lang siya kasimple. Kaya sabi ko sa iyo, yung U-turn natin doon, marunong ka na. Paglabas mo, marunong ka na lang ikaw. Kasi yan na rin na magiging ganyan. Dito na tayo sa highway. Sa edge, yung broken, dyan sa dulong yan. Ganun ba? Pwede ka na mag-apply ng gas para hindi ka maligaw. Basta konti lang ang ano natin na, liko-liko rito, hindi tayo bibiglang ganun. Kasi pag medyo mabilis tayo, bigla mong ganun, malayo ang takbo ng sasakyan natin ha. Mabilis ilipat dyan ha. Okay ba tayo dyan? Diba, lilipat tayo doon, manggagaling tayo sa ano, sa inner lane pag nag-u-turn, diba? Signal ka sa left, lilipat tayo ng linya, signal, left. Lipat ka. Oh, hindi ganyan. Oh, bawi rito. Bawiin mo. Hindi gano'n ang paglipat, tuturo ko sa'yo ha. Napakasimple lang ng paglipat. Ganto lang, signal ka sa right. Ang lipat, ganyan lang. Mag-apply ka lang ng gas. Ganun lang kakonti, tinan mo. Diba? O, bawi. Wait lang, straight. O, isa pa ha, sa left naman. Sa left, signal. Konti lang, yan. O, apply ka gas. Yan. O, bawi na ha. Huwag kang may ilang, huwag mong
bibigling gano'n. Paano kung nasa expressway ka, takbo mo 100, bigla kang lilikong gano'n, balintong ka dyan. Ha? Konti lang likon yun. Kaya-kaya mo yan, sir. Yan, dito sa highway, tinuturuan siya paano pagliko. Center, hanapin mo yung pinaka-center. Oh, ito. Yung center na linya natin. Yun, yun, sa gitna, sa kabila. Oh, angat mo lang konti, dala. Oh, pwede na. Pull. Sige, angat mo. Angat, tambay. Sige, pwede yan. Pinaka-center na. Oh, bawi. Mag-apply ng gas, tinan mo na wala ka sa linya. Hintayin mo muna siyang makabalik. Ha? Maka-straight. Yung gulong natin, saka yung ano, manibela. Bago ka mag-apply ng gas. Ha? Kasi straight na yun. Hindi ka na mawawala sa linya. Malabas na talaga tayo ng korsada. Ma'am? Kailangan. Ito na yun. Highway na talaga tayo. Ang damitin na po. Huwag kang magas, sir. Huwag kang mataranta. Lalabas lang tayo. Huwag kang mataranta. Sa brake pedal, sir. Sa brake pedal. Oo, nga po. Yan. Huwag kang manibela, ha? Sa brake. Sige. Good. Huwag kang magagas, sir. Sa brake pedal. Sa brake pedal, ha? Ang dami na natin kasabay. Speedometer mo 30 lang muna, tapo mo. Kapay mo muna, tanggalin mo muna yung kapay sa daan. Bitaw na sa gas. Bitaw. Bitaw sa brake. Brake na. Brake. Tinuturuan na siya sa mga intersection, tsaka yung maraming, ayan, mga kasabayan. Ingat konti, ayan, pagkalagpas na, hop. Sige, ingat konti, tayo mag-ano dyan. Naku, malulobat na ako. Hop, tunay mo yung nakalaka. Panigurado pag-uwi na nito sa bahay. Ingat konti, pagpas ko ng black. Sige, ingat konti, ingat mo. Tinaw, dili ko siya dito. Oh. Ayan, okay, okay. Sila muna. Ayun. Very good naman. Lalabas na tayo, pa highway na. Dinaan ni Sir masisikip na lugar. Ayan, katulad nito. Nagmalabon kami, tapos Lancaster. Ngayon dito na tayo. Malabas na to. Ayan, nasikip niya na. Yan, medyo highway na dahil kanina hindi naan.
nagsisikip, pero okay lang para matuto. Ayan, medyo naggagabi na siya. May mga ilaw na. Pauwi na rin kami ngayon. Hanggang 7 lang yung driving lesson ng anak ko. 3 to 7 p.m. lang siya. Pauwi na rin kami ngayon. At syempre, i-end ko na rin itong aming vlog. Na-share ko lang sa inyo yung driving lesson ng anak ko. Nang nakaraan, motor yung ano niya. Pinag-aralan niya kasi e-bike lang tanggi niya dala. Ngayon naman ito yung kotse. Dinaan kami sa mga highway, dinaan kami sa masikip para matutunan niya yung dito, kalakaran sa karsada, para malaman niya yung, tsaka yung pagliko-liko. Medyo okay naman na siya, konti. Pero bukas meron pa ulit. Siyempre, second vlog na lang uli yun. Ang galing ni Kuya. Galing magturo. Shoutout kay Kuya.